Sabi ni Mark Di Maano, sir, para po sa inyo, sino ang mas kukunin nyo na naturalized sa FIBA World Cup? JC, si Justin Brownlee, o si Ange Kouame? Ako tingin ko Clarkson eh, kasi syempre NBA player yan eh. We need all the talent we can get. At total naman, may mga bigs naman na tayo in Kai Soto, Junmar, and Japet. Nga, may Kai Soto na kasi tayo eh. So hindi na natin kailangan ng central. So I'll go with Clarkson for the World Cup. Agree ako. Jordan Clarkson. Pwede rin naman si Justin Brownlee dahil almost the same position sila, but biggest stage na to eh, no? Ng basketball. So why not go for the best? And I think Jordan Clarkson is the best. Jordan Clarkson is the hands down easy answer. Dahil one, you'll need someone of his caliber na who'll spark the offense pagdating sa World Cup. Two, he'll attract the defense to himself and maybe let the others shine. And three, we have enough in the size in the front line to afford to get Jordan Clarkson watch two or three. And I think it will make for a better and more rounded Gilas Pilipinas team come the 2023. Hindi siguro sa naturalized player yung tatanungin ko kung sino yung gagamitin natin for the World Cup. Eh. Dapat kung sino yung magko-coach. Kasi no-brainer eh. Yung tatlong players na to, Jordan Clarkson, Justin Brownlee, Ange Kouame, equally okay sila eh, di ba? To play for the country in the World Cup. Kasi unang-una, magcha-champion po ba tayo? Doon hindi naman eh. Exposure lang na may kailangan natin eh. Kailangan lang natin ipakita sa mundo kung ano na yung level ng basketball natin. Sa coach, ako tututok eh, di ba? Paano mo bubuoy? Kasi isa magiging tanong pa rin kasi dyan, kung pipili ka ng naturalized players is yung availability ng mga big men natin. Yung health nila, Kouame, nila Junmar, by that time, by August, sila ba'y 100%? Sila ba'y may commitment outside? Di ba may problema ba sila with the Gilas management? Yan yung mga tanong dyan eh. But right now, since we barely have 7 months to go para po sa World Cup, dapat nasa labas na ho sila ng bansa, 'di ba? At nag-e-ensayo na, nakikipaglaro na ho kung kani-kanino, 'di ba? So 'yan yung isang gusto ho nating makita sana dito sa Gilas is how they are preparing. And right now, by the looks of it, nakaasa pa rin po tayo sa PBA. Hinihintay ho nating matapos na naman ito pong PBA season bago na naman ho makagalo yung Gilas natin, which is baligtad, 'di ba? It should be the country over the corporate. Diba? Kung ako masusunod, dapat last year pa, meron na tayong ibang coach na inupuho dito para siya na ho yung magmamando. Gagamitin ba ho niya ulit yung mga all-collegiate natin na ginamit natin dati? Diba? O mag-stick tayo dito sa PBA ulit at asahan natin, hintayin natin matapos yung kanilang mga liga? Diba? Ako hindi ko tinitingnan dito kung sino yung naturalized kasi given na yan eh. Diba? Hindi naman ho tayo talaga mananalo rito. It's just that we need to prepare more our players so that we can level up. Hindi ho tayo matutuwa sa World Championship, nag-qualify tayo, mananalo po tayo, isa, diba? Tatalunin po natin yung mababa pa, hindi nagbabasketball na bansa. Diba? Ang atin ho dapat aim dito sa World Championships, daan-daan, tumataas po tayo, daan-daan, tinatalo po natin. Eh, Japan tsaka Korea, hirap na hirap po tayo. Diba? Tapos nanalo ho tayo sa Saudi Arabia, tuwan-tuwa tayo. Eh, hindi naman mga basketball country siya eh. Diba? Yan po yung hindi pa rin na-address ngayon sa Gilas. Diba? Kung anong level na tayo. Kasi hindi ho ninyo po pwedeng pagbasihan yung last window dahil hindi ho basketball countries yung mga tinalo po natin doon. Huwag ho tayong matuwa.